Kung dati, 500 lang yung meron ako. Yung 1,000, inutang ko pa sa kapatid ko. Ngayon, nakapagpundar na ako ng tindahan, ng negosyo. Nakapagpa-renovate na rin ako ng bahay namin. Ngayon, ayan, sana, kabili na rin ako ng bago kong sasakyan ngayong taon. Dito sa Toro and Chicks, nagtitinda kami ng chicken wings. Pinabalik-balikan kami dito kasi yung wings namin talagang iba. Iba sa lahat na nandito sa Baler, ang honey soy garlic. Ito yung bestseller namin, Korean style. Ito, isa rin to sa bestseller namin. At saka El Diablo, saktong-sakto sa'yo kasi mabubusog ka na talaga sa isang order lang. Ang per serving namin is 6 pieces. Ang mga regular customer namin, lalo na kapag weekend, eh, mga millennials, mga bagets. Yung mga customer namin, nag-e-enjoy sila kumain dito kasi malawak, nasasama nila yung barkada nila. Naaalala ko noon, nasa bahay ako, wala na talaga akong pera, 500 na lang. Galing pa sa lolo ko yun, walang wala talaga ako. Pera, pag-asa, pero yung unang-unang wings lang niluto ko, galing pa sa freezer ng tita ko. 3 pirasong wings lang, yun yung simula. Binigyan niya ako ng 3 pirasong chicken wings. Sa tuwa ko, pinicturean ko, tapos sinend ko sa girlfriend ko. O siya naman, pinost niya sa Facebook at saka sa Instagram para makita ng mga kaibigan namin. Tapos ayun na, doon na nagsimula na kumakalat na sa Baler na mayroong ganun. Tapos nagulat na lang kami, ang dami nang gusto umorder. Ako si Nick Bernardino, 24 years old, ang may-ari ng pinakaunang chicken wings restaurant dito sa Baler, ang Toro and Chicks. Kami po ay located dito po sa Barangay Buhangin, Baler, Aurora, Purok 2 po. Ito po yung way papuntang dagat sa Buhangin, yung papunta pong Camp Rabina. Makikita nyo naman po yung logo namin. Ayun, we made sure na gawin namin affordable yung price kasi dito lang naman kami sa Baler. Pero syempre, sinigurado din namin na yung quality ng products namin, eh, sobrang masasatisfy din talaga yung mga taga-Baler. Para talaga to sa mga taga-Baler, kung galing ka sa dagat, nag-surf ka, saktong-sakto sa'yo kasi mabubusog ka na talaga sa isang order lang. Ang Toro and Chicks ay naisip namin ng partner ko, which is yung girlfriend ko rin. Yung business namin is mainly nagtitinda namin ng chicken wings, pero dahil nga maraming pumupunta dito na kailangan talaga lang heavy meal, nag-add kami ng rice at kamakailan lang nag-add kami ng poppers para sa mga kids, yung puro laman lang siya. Para siyang nuggets, pero meron siyang gravy na gustong-gusto talaga ng mga bata. Chicken sandwich na nila ngayon, parang sandwich lang, ready to eat. At saka, para sa mga nagmamadali din. Maraming kumakain dito, lalong-lalo na kapag tanghali, katapos mag-surf nung iba. Yung iba naman, galing office, yung mga estudyante, dito rin kumakain. At malakas din kami, simula alas 3 hanggang gabi na. Kasi yung iba, merienda, dito sila magmi-merienda. At punong-puno talaga kami yan kasi mga nagdi-dinner, dito na sila pumupunta. Yung iba hindi na nagluluto. Nagsimula kami mag-serve sa mga taga-Baler noong May 11, 2020. Ayun, kahit may pandemic yan, sa awa ng Diyos, nag-ooperate pa rin kami ng tuloy-tuloy. Kaya nung hindi ako nakapasa, hindi ko talaga naiwasang tanongin kung ano bang mangyayari sa akin. Ako kasi yung tipo ng tao na punong-puno ng pangarap. Pero nung hindi ako nakapasa, nung dapat may exam mo pero hindi na natuloy-tuloy dahil sa pandemic, dumating talaga yung point sa buhay ko na nawalan na ako ng pag-asa. Hindi ko na alam, hindi ko na alam kung paano ba yung bukas kasi yun yung plano ko eh, maging CPA. Nag-start kasi yung pandemic kahatapos lang halos ng unang exam ko. Isa kasi akong accounting student. Meron akong board exam. Unfortunately, bumagsak ako nung una kong take. Pero dapat, bago mag-pandemic, ilang months na lang may exam ulit ako. Yung kasi yung chance ako sana makabawi. Makabawi sa sarili ko. Makabawi sa pamilya ko, lalong-lalo na. Pero yun nga, nagka-pandemic. Hindi natuloy. Ayun, nasa bahay lang ako. Walang magawa. Mag-Facebook lang na mag-Facebook. Hanggang sa nakikita ko yung mga kabatchmates ko. CPA na,
nakuha na nila yung pangarap namin na sa batch namin kasi yun naman talaga eh, kapag accountancy ka, gusto mo maging CPA ka. Paano naman kami mga hindi pumasa, di ba? Paano na yung future ko? Paano na yung pangarap ko? Pangarap ko sa sarili ko? Pangarap ng pamilya ko para sa akin? Yung mga pangako ko sa pamilya ko, natutulungan ko sila. May mga araw talaga na hindi mo na talaga mawari, hindi mo na talaga namin gagawin. Matutulog, gigising, paulit-ulit lang. Nung umaga na yun, doon ko naisip na may kulang. Na baka hindi na ako lumalapit sa kanya. Baka nakakalimutan ko na talagang tumawag sa kanya. Doon ko naisip na ialay na sa kanya lahat, ipaubaya sa kanya lahat. Sabi ko, Lord, ikaw na pong bahala kasi ako, hindi ko na talaga alam eh. Iaasa ko na po lahat sa inyo. Pagkatapos kong ipaubaya sa kanya lahat, iba eh, magaan. Magaan. Tapos, iba, iba yung saya nung umaga na yon. Masaya ako nung umaga na yon. Tapos, bigla ako lang naisipan, pumunta sa tita ko. Kasi sabi niya, mayroon daw siyang chicken wings sa freezer niya. Humingi ako sa kanya ng chicken wings. Sabi ko, tita, sa akin na lang to ah. Kasi, meron akong plano. Meron akong gagawing business. Umuwi ako, sobrang excited ako kasi meron na akong wings eh. May gagamitin na ako. Tapos naisip ko, ano ba pwede kong gawin dito? Hindi ako pwede magkamali kasi tatlong wings lang yung meron ako. Tapos yun, nag-experiment lang ako. Sinubukan akong lutuin, ginawa ko ng iba't ibang flavors. Simula, binigyan niya ako ng 3 pirasong chicken wings. Eh, ayun nga, naisipan ko na mag-business. Kailangan ko rin ng extra pera. Nangutang lang ako sa kapatid ko. Yun na lang din yung pera niya, pero pinautang niya sa akin. So, may 500 na ako sa wallet. Tapos yung 1,000 na utang ko sa kapatid ko. Naisip ko, pwede na to. Pwede ko na simulan yung business na gusto ko. Nung pagkaluto ko nun, naisip ko, siyempre, kailangan may titikim. Hindi naman pwedeng puro ako na nga nagluto, ako pa yung titikim. Siyempre, masarap yun. Kaya tinawag ko yung pamilya ko. Natatawa pa kami kasi 3 piraso nga lang, ang dami namin. Kaya pakurot-kurot lang sila. Sa tuwa ko, pinicturean ko. Tapos, sinend ko sa girlfriend ko. Tapos, siya naman, pinost niya sa Facebook at saka sa Instagram para makita ng mga kaibigan namin. Tapos ayun na, doon na nagsimula na kumakalat na sa baler na mayroong ganun. Tapos noon, ang dami nag-like, ang dami nag-comment, ang dami nagtatanong kung saan ba gawa yun, kung magkano ba yun. Tapos nagulat na lang kami, ang dami nang gusto umorder. Tuwang-tuwa kami noon, sobrang excited na excited daw ang magluto kay nabukasan. Kaya wala namin sinayang na oras. Tumanggap na agad kami ng order at ayun, nagtuloy-tuloy na. Yung mga bumili sa amin, sobrang natuwa, sobrang nasarapan. Dahil doon, pinicture nila at pinost nila sa Facebook. Simula noon, mas dumami umorder sa amin. Nakita ko tong chicken wings nakapost sa Facebook. Maraming good comments, pinag-uusapan siya ng mga tao. So, tinry namin magpunta dito. Palagi na kami bumabalik dito at itong chicken wings, masarap talaga siya, nanunuot yung lasa sa loob and balance yung mga spices niya.
pinapaikot ko lang yung kinita, yung puhunan, hanggang sa nakaipon. At yun, napatayo na namin. Sobrang ganda ng in-improve namin. Panahon ngayon, lalong-lalo na, pandemic. Nasa sa atin na kasi kung paano natin gagamitin yung social media. Kung magpapastress ba tayo, o gagamitin natin siya na pwede tayong mag-promote. Kung dati, tatlong wings lang yung hinihi ko sa tita ko, ngayon, pwede ko na siyang bigyan kahit only wings pa. Huwag lang pala natin ikumpara yung sarili natin sa iba. Hindi pala porke nauna na silang makapag-establish ng career, nauna silang magkaroon ng trabaho, nauna silang makapasa ng exam, nauna silang magkaroon ng lisensya, eh napag-iiwanan ka na. Darating din pala yung success na nakalaan para sa atin. Hindi nga lang natin alam kung kailan, kung ano, basta ang kailangan lang natin gumawa ng paraan, bumangon sa umaga at maniwala sa kanya. Kung dati, 500 lang meron ako. Yung 1,000, inutang ko pa sa kapatid ko. Ngayon, nakapagpundar na ako ng tindahan, ng negosyo. Nakapagpa-renovate na rin ako ng bahay namin. At ngayon, ayan, sana, makabili na rin ako ng bagong sasakyan ngayong taon. Kung dati, hindi ko alam kung paano tutulungan yung sarili ko, yung pamilya ko. Ngayon, nakatulong na ako sa ibang tao at sa pamilya nila. Lalong-lalo na ngayong pandemic. Madalas nga yung mga opportunities nasa paligid na pala natin. Hindi lang natin nakikita kasi nabubulag tayo. Busy kasi tayo eh. Nakapokus tayo sa mga bagay na gusto lang natin. Hindi natin alam na may mga binibigay na pala siya sa atin. Nasa paligid na natin eh. Hindi lang natin nakikita. Kailangan lang pala natin buksan yung mga mata natin. Bakit nga ba madalas nakapokus tayo sa mga bagay na wala sa atin? Bakit hindi natin tignan kung ano ba yung meron tayo? Andiyan yung YouTube kung saan pwede tayong matuto ng mga bagay na gusto natin matutunan. Andiyan din ang Facebook na pwede tayong mag-promote. Hindi lang naman selfie ang pwede natin i-upload sa Facebook. Pwede rin yung mga nagawa nating bagay na kakaiba. Ito yung panahon na mas marami tayong oras sa sarili natin at sa pamilya natin. Kaya ito ang magandang panahon at pagkakataon para matuto tayo ng mga maraming bagay. Lalo ngayong pandemic, dapat mas maging madiskarte tayo.